Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago ang lahat, i-welcome po natin ang ating mga bagong sumali sa ating Sunday School. Ang mga una, yung mga bata sa... Saan nga kayo? South Cemetery. Tumayo nga kayo from the South Cemetery. O, i-welcome po natin sila. Palakpakan po natin. Kayo rin po ba? Hindi naman to sa South Cemetery. Kasama. Okay. Welcome. Mayroon po bang bago dito? Tumayo yung mga bago. O yun. O, may mga bago rin dito. Palakpakan din po natin sila. Dito, wala. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? So, ngayong ika-apat na linggo sa karaniwang panahon, mayroon po tayong ginugunita. Sino ang ating ginugunita ngayong ika-anim, February 11 ngayon? Hindi po ba? Sino? Our Lady of Lourdes o ang mahal na Birhen ng Lourdes. At hindi lang may ginugunita, mayroon din po tayong ipinagdiriwang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Magkaakibat yung dalawang yan. No? Dahil ang mahal na Birhen ng Lourdes ay kilala sa pagpapagaling sa mga may sakit. At kaugnay dito sa ating ginugunita at ipinagdiriwang, ang mga pagbasa ngayon ay may isa sa mga aral na ganito. Ang tatlong ninanais ng Panginoon na may kinalaman sa sakit. Una, ninanais ng Panginoon na hindi tayo magkasakit. Ikalawa, kung may nagkasakit na, maalagaan ang mga may sakit. At pangatlo, kung may sakit, gumawa agad para gumaling sa sakit. Unang ninanais ng Panginoon ay hindi tayo magkakasakit. Sa aling pagbasa natin ito matutunghayan? Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Job. Saan? Ah, Levitico. Sorry, nagkamali ako. Levitico. So, dito, may dalawang itinuro ang ating Panginoon na dapat nating gawin para hindi magkasakit o makaiwas sa sakit. Ano yung una? Na kapag may sintomas pa lamang ng sakit, gumawa na ng paraan. At ang tinutukoy dito na sakit, bilang halimbawa, ay sakit na ketong. O ano ba yung mga sintomas na sinasabi dito sa unang pagbasa? Sinasabi dito, ito ay sinabi ng Panginoon kina Moses and Aaron, kung ang balat, alam niyong balat? Ang balat ni naman ay magbago ang kulay,
mamamaga o kaya'y magkaroon ng singaw, o ito yung mga sintomas ng ketong. Anong gagawin? Dadalhin siya kay Aaron. So dito itinuturo ng Panginoon na pag may sintomas pa lamang, gumawa na tayo ng paraan para hindi tayo tuluyang magkasakit. Amen? At ikalawa na itinuturo ng ating Panginoon na kung may sakit na, ay gumawa na ng paraan para hindi makahawa sa iba. Dahil ayun ni Lord na magkakasakit tayo eh. So ayun niyang mahawa tayo. So sinasabi dito, patungkol sa ketong o isang taong kitongin, hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi. Marumi pa lang, pag may ketong ka, marumi ka, di ba? Ay talagang marumi kasi nangangamoy ka. Hindi po ba? Hindi pa naman niyo alam siguro, no? So marumi. At sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Dahil alam ninyo, ang sakit na ketong ay nakakahawa. So ayun ni Lord na mahahawa tayo sa sakit. Kaya gumawa tayo ng paraan para hindi mangyari yan. At sa sakit ng ketong, dapat ang kitongin ay hihiwalay sa komunidad para hindi mahawaan ang mga nasa komunidad. Kaya sila ay dapat mamamahay na mag-isa sa labas ng kampamento. So yan ang dalawang itinuturo sa atin ng Panginoon dahil ayun niya na tayo ay magkasakit. O, ginagawa ba ninyo ito? May mga sintomas pa lamang ay gumagawa na kayo ng paraan? Opo. Kung may sakit, sana hindi kayo makahawa. O, tandaan po ninyo yun, no? Ikalawa, kapag may sakit na, sana maalagaan ang mga may sakit. So, alin pong pagbasa ang nagbibigay ng dalawang pamantayan o panuntunan na kapag naabot natin yon, pwede mangyari na maalagaan natin ang mga may sakit. Sa aling pagbasa ito? Sa ikalawang pagbasa mula sa unang aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Oh, very good. Talagang ang sabay-sabay pa kayo diyan, ano? So dito may dalawang sinabi ang Panginoon na nagsisilbi na panuntunan o pamantayan na kapag naabot natin 'yon, maalagaan natin ang may sakit. Subalit babanggitin lang natin ang isa. At ang isa sa sinabi ng Panginoon ay ito. Ay ni San Pablo ay ito. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang sila ay Kapag ikaw ay ang hinahanap mo lamang ay ang yung kapakanan ng sarili mo, maalagaan mo ba ang may sakit? Hindi. Dahil sarili ka lang eh. Kapag makasarili ka, wala kang pakialam sa iba. Lalong-lalo na sa mga may sakit. Subalit, kung tayo ay may
hinahanap ang kapakanan ng iba, ng marami, tayo ay magre-reach out. Di ba? Kasi hindi lang yung sarili natin ang ating iniisip. Nakikipagkapwa tayo. Nagiging makakapwa tayo o makakamay sakit. Kaya yan ang panuntunan o pamantayan na kung mayroon po tayo noon, maaalagaan natin ang mga may sakit. Okay? Kaya kapag hindi kayo nag-aalaga sa may sakit, kayo ay makasarili. Walang pakialam sa iba. Okay? So, alin ang gusto ninyo? Makasarili, o walang pakialam sa iba, o may pakialam sa may sakit? Very good. Talaga maalagaan ang may sakit niyan. Ikatlo, ninanais ng Panginoon na gumawa tayo agad ng paraan para gumaling sa sakit. O sa alin namang mga pagbasa, dalawang pagbasa natin ito matutunghayan. Sa Salmong Tugunan, sa tugon ng Salmong Tugunan, at sa Mabuting Balita ayon kay San Marco. Sa Salmong Tugunan, ano po ba ang tugon natin kanina? Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. So dito sinasabi na yung tulong at pagtubos. Kung iugnay natin ito sa may sa sakit, kapag may sakit tayo, dapat agad na tayong humingi ng tulong at pagtubos na sana'y matubos sa sakit. Hindi po ba? Hindi yung kapag may iniinda ka ng sakit, ay hayaan mo na yan. Di po? Mayroon ba nagsasabing ganyan? Mayroon ba? Hayaan mo na yan. Huwag mo nang pansinin. Lilipas din o ano ba? Lilipas din yan. No? Tama ba yon? Delikado yon. Ibig sabihin, pumunta na tayo ng, humingi na tayo, naghanap na tayo ng tulong. Kasi yung mga may iniinda, yan ay hudyat na para sa kanila, no, na maghanap ng tulong at pagtubos. So, eh siyempre, pupunta ka sa doktor. Kaya pala ang iba hinahayaan dahil natatakot sa doktor. Naku, matakot kayong mamatay, hindi matakot sa doktor. Dahil kapag hindi kayo pumunta sa doktor, mamamatay kayo. Gusto nyo? Kaya pumunta kayo ng doktor. Dahil kapag huli na, baka huli na rin ang lahat. Bakit? May taning na ang iyong buhay. Di ba? Ganyan ang nangyayari. May taning na dahil huli ka na. Ang gusto ni Lord agad gumawa. Ayun niya na huli na ang lahat para sa ating may sakit. Dahil kapag huli na, ay wala na. Patay na. Okay? So, sa mayroon tayong kasabihan na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang hawa. So, gumawa tayo, humingi ng tulong at pagtubos, pero huwag nating kalimutan si Lord, no? At yan ang ating natunghayan sa Ebanghelyo sa may ketong. Anong ginawa niya? Lumapit sa Panginoon, nanikluhod
at nagmakaawa, "Panginoon, kung ibig ninyo, mapapagaling po ninyo ako." O anong sagot ni Lord? "Opo, pagagalingin kita." So you see, gustong-gusto ni Lord na tayo ay gumaling. So yan ang tatlong ninanais ng Panginoon na mayroong kinalaman sa sakit. Kaya mga kapatid, itong ating pagdiriwang ngayon ng pandaigdigang araw ng mga may sakit ay magiging makabuluhan lamang kung tulad ng ating Panginoon, ninanais din natin una hindi magkasakit. Pangalawa, maalagaan ang mga may sakit at gumawa ng agad ng paraan para gumaling sa sakit. Gagawin po ba natin ito? Amen ba? Amen. Amen.